Meron na ako iwang mensahe na sa mga nag-aaral maging technician, sa nais pa lang matutong maging technician, alam natin na mahirap yung technician, pero masaya. So, challenging. Andun yung saya. So, kailangan sa pagiging technician, guys, kailangan alakabisado mo o alam mo ang electronics. So, kailangan obligahin natin na sarili natin na mag-aral ng electronics. Dahil darating ang araw na bago tayo umuwi ng bahay, no, along the way, yung bahay natin, pwede na natin buksan ang ilaw. Pwede na natin buksan yung gate along the way. No, kahit na walang nagbubukas, hindi rin mo. So, electronics pa rin yun. So, kinakabisado pa lang natin yung mga basic electronics like diode, yung mga nauna, ngayon kapasitor, meron pa tayong transistor, meron pa tayong resistor, at meron pa tayong relay, mga switching. Yon, sa ngayon, dito muna tayo. Yon, good day guys, good day mga master. Magandang umaga po sa inyo na. So, pag-usapan natin itong dalawang kapasitor. CC1 at CC2. Yan, dalawang kapasitor. Kung dati apat, ginawa ko muna ng dalawa. Para mas madali natin maintindihan. Kung saan, meron tayong supply na 30 volts. Ang ating C1 ay 10 farad. At ang ating C2 ay 20 farad. Yan. At syempre, ang ating equivalent capacitance o ating total capacitance ay equal at parallel ay C1 plus C2. Yan. Dahil dalawa na yung given natin. So, equal siya sa 10 plus 20 farad. So, 30 farad. Yung ating total capacitance ay equal sa 30 farad. At yung ating voltage, yung total voltage natin ay same lang yan sa V1 at saka V2. So, ang ating total voltage, which is 30 volts. Yan. At ang ating Q total ay equal sa C total multiply sa D total. Or pwede rin siya sa Q1 plus Q2. Yun. So, ito muna gamitin natin. Ang ating C total ay 30 farad. At yung farad natin ay equal sa yung farad ay equal sa coulomb per volt. At yung ating voltage ay equal sa joule per coulomb. Yan. Kakailangan din natin ulit yan. So, 30 farad, yung farad natin ay coulomb per volt. Multiply sa B total, which is 30 volts. Yan. 30 volts. So, ilan siya? Yung voltahe natin, pag pinansin mo yan, makikira, ay coulomb. Ang galing ko muna ka, guys. Yan. So, cancel siya. 30 times 30, 900. At pag kinasin ko yung volt, makikira, coulombs. So, yung ating Q total ay equal sa 900 coulombs. Yan. Ano ngayon yung Q1 ito at saka yung Q2? Yan. Alamin natin ngayon yung Q1 at Q2. Q1, Q2 tuloy. Ang ating Q1 ay equal sa C1 multiply sa B1. So, yung B1 natin is 30 volts.
Yung C1 ay 10 farad at yung farad natin ay kolom. Ang liit ng kolom, baka niyo makita. Baka di makita sa video. Kolom per hole. Multiply sa 30 volts. So, cancel out natin yung buntahe. Matitira ay 300 columns. Ito yung ating Q1. At ang ating Q2 ay equal sa C2 multiply sa V. So, yung C2 natin, which is 20 farad. Farad is column per volt. Multiply sa 30 volts. Again, cancel out yung voltahe. 20 sa 30 equals 600 columns. Sabi natin kanina, ang Q total ay equal sa C total, D total, or pwede rin Q1 plus Q2. So, 600 plus 600 at 300 plus 600, 900. Ito rin yun. So, ating Q1 ay 300 columns. At ang ating Q2 ay 600 columns. Yun. Burahin mo muna ito. Guys, burahin mo muna ito. Yan. Ngayon, ang tanong, ano ngayon ang energy stored ng C1 at C2? Ano yung kanyang electric potential energy? So, para malaman natin, ang potential energy ng capacitor ay equal siya sa 1/2 CV squared or pwede rin siya sa 1/2 QV or pwede rin siya sa 1/2 Q squared over C. Yan. Yan yung formula ng ating potential energy. Ngayon, alam natin yan, yung ating C1 at C2. Kung kita nyo yung naku-produce niya. So, kahit alin dito ang gamitin natin, same lang yung makukuha natin output. Yun. To prove, kukuhin mo natin yung sa ating potential energy dito, store energy, pati yung sa C2. So, sabi tayo ng isa. Ulahin natin na sa taas. Sabi natin, potential energy is equal to 1/2 CV squared. So, apply lang natin siya. 1/2, yung C natin ay 10 farad. At yung farad natin ay C over B. Yan. At yung ating voltahe ay 30 volts squared. Yan. At yung voltahe natin, yan ang mayan ha. Voltahe. So, 1/2. 10 CV. 30 squared is 900. 900. At ang ating B ay equal sa joule per coulomb. So, magiging ano ito guys ha? B squared. Yan. Magiging B squared siya. Ngayon, yung isa nating B, tatanggalin natin itong square niya. Yung isa nating B, kakanselin natin itong isa. At meron pa tayong matitira pang isang B. So, mangyayari niyan, yung isa pang B ay co-convert natin sa joule per coulomb para matanggal natin itong columns.
No? Kasi ang unit ng potential energy ay joules. So, yun. So, pag tinanggal ko siya, ito tuloy lang natin dito ah. Pag tinanggal ko siya, magiging 1/2. Tuloy ko lang muna ito guys ah. 1/2, 10, sina lang to, kasi nakasira natin yung volts. Column na lang. Columns. Multiply sa 900. At ang voltahe niya ay joules per column. Ito na yung isang volts. So, kakanselin ko yung column. Matitira joules. So, ang total niya ay yan, kumpute tayo. Compute. 1/2 multiply sa 10 at multiply sa 900. Total 4,500 joules. Ayan. 4,500 joules. Ito yung ating potential energy sa number 1. Dito sa capacitor 1. So, burahin ko lang ito guys ha. Burahin ko lang. Ayan. Ngayon, gamitin natin itong pangalawa para dito sa C2. So, ang potential energy ay equal sa 1/2 QB. So, 1/2. Ang Q natin sa dito, Q2 ay 600 coulombs. So, sulat natin 600 coulombs multiply sa voltahe. So, yung voltahe niya, same lang, which is 30 volts. At yung voltahe natin ay joule per coulomb. Yan. So, makakasal natin yung coulombs, matitira joules. So, ilan siya? Compute. Yun. Equals 9,000 joules. 9,000 joules. So, yun po. So, again guys, kahit ano ang kunin natin dito ang formula, ang makukuha nating sagot ay same lang. No, paano yung hinaharap ko ito? Kahit anong dito ang kunin natin formula, ang magiging sagot ay 4,500 joules. At kung dito naman, sa so kahit anong formula sa tatlong to, ang kunin natin, ang makukuha natin sagot ay 9,000 joules. So, yun lang po muna. Idea ko lang pala sa mga nag-aaral pa ng electronics, aralan ko muna. Mahirap lang po talaga sa umpisa, pero nasa dulo yung tagumpay. At sa mga nag-technician, sa mga nais talagang matuto ng technician, aral din po tayo sa ating mga electronics. Hindi lang kung ano yung nandyan, makontento na. So, aralin pa natin. Kasi, sooner or later, mag-improve ang electronics. Dati ang mga unit natin ay manual, ngayon may mga gadgets na ipinapasok doon. Gaya ng aircon, naging inverter na. So, gaya ng mga sasakyan, na nagiging automatic na. Gaya ng mga ilaw natin na nagiging LED na. At maybe someday, pauwi na tayo, pwede na natin, along the way pa lang tayo, pwede na natin buksan ang ating ref, pwede na natin buksan ang ating ilaw, at pwede na natin buksan ang ating gate na walang magbubukas remote lang. So, ganun ang technology. Hindi pwede tayo paiwan. No? Sana ganun din tayo mga Pinoy. Iangat natin ang kapwa natin para makilala tayo hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo.
So, yun lang po. Sana mag-inspirasyon. Hanggang po sa muli. Maraming salamat. Thank you.